Yun po, ang ito pong araw na to, kasabay po natin nagpa-fasting ang mga Hudyo. Bismillahi wa salatu wa salamu rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Nandito po kami ngayon, we are inside our musalla. Ito ang aming musalla, this is our praying room. And I am with Isabella. Isabella. Because Isabella will help me clean the mosque. Yeah, we will clean the mosque because we have to make it really clean and perfumed. And also healthy. Yes, yes. We're going to be healthy. Yeah, so Isabella will help me to clean. Because according to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the ones who clean the mosque and perfume it will be rewarded. It is one of the noblest thing to do, to clean the mosque. There is one hadith before according to Abu Hurairah radiallahu anhu, he said that there was a woman in the time of the Prophet who always cleaned the mosque. And then one day, the Prophet was looking for the woman. He was asking the Sahabas. He asked them, where is the woman who cleans the mosque? And they said, oh, she passed away already. She died. Then the Prophet was so sad. The Prophet said, why did you not ask permission from me when you buried her? Then the Prophet went to the cemetery and he prayed for the woman. That is how important it is to clean the mosque. See how the Prophet remembered the woman? He even went to the grave and prayed for her. So that is what we are going to do now. We will clean the mosque. Okay, Isabella? Yeah. Okay, let's go. Okay, so where's the big? Yeah, what is the other one, Isa? Alhamdulillah. The blind girl? You like the blind girl? The blind girl? Yeah, the blind girl, the blind girl. The blind girl? Who knows the Quran? She knows the book or read? Yeah, she knows how to. I want you to imagine yourself standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. I mean. That is 50,000. Yeah. Masyaallah subhanallah, yeah. Allah menjaga pandangannya dari dosa. Is that Thailand? Dia diberi hafalan Quran oleh Allah Subhanahu. Ini pelajaran penting bagi kita semua.
Masyaallah. Insyaallah kamu Insyaallah. Ya Allah. That's her favorite. What's her name? Kayla. She's blind, right? She's blind but she knows the Quran. Allahu Akbar. Yeah, you're the ice angel, yeah. But you have to learn how.
how to read the Quran. So you can be the ice angel and sing in the Quran. Like Ayla, what's her name? She's an angel. She's an angel like you. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, medyo nakakadami na po kami. Ayan po si Sister Jo. Nililinis naman po niya yung mga gilid-gilid. At oo nga po pala, kahapon nagbasa ako ng mga comment. Ako po ay humihingi ng paumanhin dun sa mga kapatid na nagkaroon ng maling pagtingin doon sa aking kasi po pagka naka-selfie ang camera, baliktad po ang nangyayari. Yung kanan nagiging kaliwa. Kaya po akala po ng lahat baliktad yung aking pong ginagawa kahapon, pati yung mga bagay po na kailangan kanang daliri. Yan. Ngayon po, kanan po ito. Itong ginagamit ko. Pero sa inyo po, ang nakikita nyo po ay kaliwa. Pati po yung aking pagsalam. Ito po, kanan po yan. Pero ang dating po sa kanyo, sa inyo ay kaliwa. Pero subhanallah, ako po ay... Alhamdulillah, nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na nagsasabi na mali yan na Abdulaziz, galangan sa kanan. Opo, tama po kayo, sa kanan po. O, sa kanan ko po ginawa. At yan naman po ang itinuro sa akin ng ISKAG. Nung ako po ay tinuturoan pa ng ISKAG Philippines, yung po talaga, lagi pong kanan. Pasensya na po kayo kung medyo namali sa inyong paningin. Pero sa kanan po yon. Kanan po yan. Kanan po yan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan po yan. Opo, sa inyo po ang dating kaliwa dahil yung camera po, mirror effect. Ako po yung humihingi ng paumanhin sa mga kapatid at nagpapasalamat po sa kanilang paalala. At doon naman po sa mga nagpaliwanag na mirror effect yan ng camera, maraming salamat po. Mas maganda ang ganyang kapatid, yung tayo po ay nagpapayuhan ng pagtitiis at ng pagdarasal. Ayan po. At ngayon po naman, fasting po ngayon. O, dahil tayo po ay nagpa-fasting, we are fasting today. Yeah, we are fasting today because this is the day. This is the day when Prophet Moses was blessed by Allah, by God. Yeah, he was given permission to separate the Red Sea. Is that, I think, that was the time when the, hirap Englishin mga kapatid,
Yan po yung panahon na ang mga Israelita ay patakas ng Egypt. At sila po ay hinahabol ng mga Ehipto nila Pero at gusto po silang patayin. At pagdating po dun sa Red Sea, ay pinahintulutan po ng Allah na hatiin ni Propeta Musa, peace be upon him, ang dagat upang makaraan. Where is that? We will look for that. Nako. Hinahanap po niya. Paborito niya kasi yung Indonesia na kapatid natin, si Ayla. Kayla. Yeah. Na siya po ay may kapansanan sa paningin. Ngunit siya po ay nakamemorize ng Quran. Siya po ay Hafiz. Alhamdulillah, naturuan po siya ni Sister Jo, yung anak ko na mahalin si Kayla ba? Kayla. Lagi po niya itong pinakikinggan. My boom, 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 boom. Yan. Okay. Green Kayla. And boo-boos. Yun po. Ito pong araw na to, kasabay po natin nagpa-fasting ang mga Hudyo. Dahil ang mga people of the book, ang mga Hudyo po ay naniniwala din po dyan sa parting of the sea na ginawa ni Prophet Musa. At hinihikayat din po natin ang mga kapatid nating Kristiyano na mag-fasting. Katunayan nga po si Mariel dapat magpa-fasting eh. Kaso siya po ay breastfeeding. Baka po next year na lang. Ito na po, ha? Hinahanap namin. Kayla. Blind girl Hafiz. Yan po ang paborito niyang pakinggan eh. Thank you so much. Alhamdulillah. Yun po, wag po nating kalilimutan ang mga ginawa ng Panginoon Diyos sa atin, ang mga pagpapala at yung pong mga katulad ng ginawa niya sa Israelitas, kay Propeta Musa, peace be upon him, wag po nating kalimutan yun. Kahit anong dumating sa atin, kung meron po tayong tamang pananampalataya, tayo po ay bibigyan ng pahintulot ng Allah na makagawa ng mga bagay na imposible. Inshallah. Ito na po. Okay. I want that one, the green one. You like that, with right? With the flower. Yeah, with the flower. Oh, it's a picture. That is really wow. Look at that. She's blind, but that one. This one is a picture. Mashallah. This is still a picture. How come? It's a picture. Yeah. How come it's not playing? It says there. It's a video. See? 10. It's a video, but not playing. It's awesome. Yeah. I'm trying my best, my darling. Because I want to hear her not also. Not the pink, not the blue. Yeah. The blue. Is it open? That's the one. That's the one. Alhamdulillah, we got it. Oh. Yeah, we got it. Mashallah, we got it. Oh, what happened? Oh, no. No. Oh no, what happened? What is that? You sleepy? There, mashallah.
There it is. Louder. Yeah. Cinta Al-Quran. Tersisa dua peserta yang belum tampil. Kita panggilkan ini usianya 10 tahun dari Makassar. Lihat yuk, pilih kitab nomor 3. Allah. Eh, penolong po ay galing pa sa Mecca. Ito po yung pabango. Dahil sabi po eh, kailangan pagkatapos linisin, you perfume the most. Diperhatikan huruf nun ya terakhir. Mursalin, Adatun Amim, Mustaqim, Rahim. Tolong diberikan hak okay. Mim dan nun ya. Ya Kaila, jalan what di langsung berhentikan. Come on, you sing the Quran. Oh, alhamdulillah. Tata, can take it out. Okay. We say goodbye first. Okay. Video. Okay, no, Papa, salamat po. Can we say bye first? Bye. Maraming salamat po sa inyo. Bye. Opo. Bye. Opo. Sige, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Opo. Thank you, bye. Maraming salamat po. Sana po nakapag-share kami kung bakit po tayo nag-fasting ngayong araw na ito hanggang bukas. At kasabay po natin uli ang mga people of the book. Kasabay po natin ang mga Hudyo. At inshallah, may mga kasabay din po tayo mga Kristiyano ngayon na mag-fasting. Atin pong alalahanin ang nangyari sa panahon ni Propeta Musa. Kung paano po iniligtas ng Allah ang mga Israelita sa kamay ng mga hindi nananampalataya. Ayun po, maraming salamat po at ganun din po ang paglilinis ng moske. At napakahalaga po niyan. Huwag po nating kalilimutan niyan. Yan po ang isa sa mga ipinagbilin sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na napakahalaga po niyan. At huwag po tayong maligaw kung ang nais po natin ay magandang pwesto sa kabilang buhay, eh sa mga ganito pong bagay ay makukuha na po natin yan. Sa paglilinis ng moske, sa pagdadawa, hindi po kailanman na manakit ng kapwa-tao. Sana po ay makabalik po tayo sa... okay. Ito ko po'y tinatawag na. Babalik na lang po ako mamaya. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.